It's our day. Kami ay tatawid na pabalik sa Katiklan. And we're going to catch our plane in Kalibo. So we are going to Kalibo. Meanwhile, ito yung jetty board kung saan dumadaong ang mga pasahero. Yan. So, mag-overnight kami sa Kalibo at doon kami sasakay papunta pabalik sa Manila. So, see you in a bit! Sige, kuya, mauna ka. Mabigat yung dala mo. So finally, dumating kami sa kabilang ibayo sa fort ng Katiklan. Dito kami sasakay ng van papunta ng Kalibo. So yung van na aming sasakyan, it will take around 2.5 hours at 150 pesos lang ang pamasahe. So medyo maulan at hindi na ako nakapag-vlog on the way. So diretso na tayo sa Kalibo. Tara! So, dumating kami sa Kalibo just before lunchtime at ito ang aming nadatnan na wala namang ulan dito at maaliwalas naman ang panahon. So, we settled in to our hotel kung saan dineposit lang namin ang aming mga dala-dala at kami ay lumabas para mamasyal at kumain. So, ito yung aming tinuluyan na hotel, RB, bed and breakfast. Ginawa namin ang reservation before ang aming trip. At ito ang aming pinili dahil napakalapit lang sa mga pasyalan dito. Nasa main bayan po siya. At pwedeng lakarin yung mga lugar na aming pupuntahan. Anak tayo ng ano? Bulalo. Ikaw anong gusto kong kainin? Ako bulalo. Rojas avin. Oo, ano? Kalibo. Yan na nga. Kalibo kong siya.
pagkagaling namin ng simbahan ay kami e tumuloy sa Kalibo Pastrana Park na nasa tapat lang nito. So ito yung pinaka main park nila, main plaza nila kung saan napapalibutan ng mga commercial establishments. So dito kami nag-ikot-ikot hanggang sa kami ay inabutan ng ulan. So kinabukasan kami ay bumalik ulit ng maaga para mag-breakfast sa Jollibee at nang aming mapasyalan din ang hindi pa namin napupuntahan museo ng Aklan. In the morning, and we are scheduled to leave today for Manila. Babalik na kami sa Manila. In the meantime, it's 6 o'clock in the morning, and this is Kalibo. So ito yung masayang nadatnan namin kung saan ay merong nag-aerobics, nag-exercise na mga kababaihan dito sa plaza na ito. So kami ay naaliw sa kapanonood habang kami nag-iintay mabukas ang Jollibee. Monday to Wednesday sa City Mall, 5:30 to 6:30.
6:30, Tuesday and Thursday sa Pew studio namin. Wow. 6 to 7, then Friday Capitol. This is Museum Ti Aklan. Ano yung tawag doon? Museum Aklan, ma'am. Pag sa ano kasi, pag ikaw museum ng Aklan. Anong salita yon? Aklan. Aklanon? Pero, ay, hindi. Ganito lang. Ang ganda. Yun, taas ko tingay. Ayun. Ayan. Para makita naman ang ano ng museum. Waki. Ayan. Ba't napasyal kayo dito, Nain? Daming bisita namin dito, mga Laguna, Cavite, nung isang araw. Ah, talaga? O, galing Boracay din. Dumadaan dito yan sa amin, sa museum. Para. Okay, this is Jess. Siya yung aming... Stop, museum staff. Host dito sa museum. Mm-hmm. Jess, matagal ka na dito? Matagal na po, ma'am. Mga 2017 po. Wow! Bata ka pa nun, siguro nag-umpisa dito, ano? Hindi pa, oo. Oh. So, sabi mo, maraming bisita dito. So, marami how po. How open magkaroon ng, ano dito? No. Ng happening event? Ngayong year po, may ano na daw po, may atitiyan na po, babalik na. Yung festival dito. Anong araw yun? January, kasi the second week ng January, third week. Okay, so mag-ati-atihan dito tayo. Okay, pakita natin yung ambiance, ang view. Sisikat tayo dito, ma'am. Oh, si YouTube, the Lola Vlogger, hanapin mo lang yung Lola Vlogger. Pagdating ko sa Manila. Okay, Jess, may pamilya ka na? Wala pa po, ma'am. Single pa. Single? Available, ano? Ako. Okay, hindi ka ba nakakakita ng... turistang pumupunta, mga guests. Marami naman po, pero... sige, peace, Jess. Peace. Okay. Thank you, Jess. Akyat mo na ako doon ako magpipicture, ha? Sandaling sandili lang. Aris po. Aris? Aries po.
Aries, o si Alang, ano ka na, ilang taon ka na nagtatrabaho dito? 16 years na po. Pareho, magkasabay kayo, ikaw 17. Mas matagal na. Mas nauna, okay. So, kumusta naman? Maganda naman ang, siyempre, magandang trabaho dito, no? Mag-entertain ang mga bisita. Oo, so, ano yung responsibilidad mo dito, kuya, sa museum? Ako po yung nag-issue dyan ng ano ng ticket. Okay. So, ang iyong ano is mag-register ang mga bisita, bigyan mo ng ticket, at magbabayad sila. Magkano nga yung entrance fee dito? Bali, sa adult po, 50 pesos. Tapos okay. Sa student, 20. Tapos sa iyo, sinisip, 20. 20, ayun. Ang wonderful naman. At saka maganda ang history ng ano, ng aklat ay nandito. Usually pagka may mga ganong museum, yung mga sinaunang mga ano no, pero nakita ko yung mga anong dynasty, yung mga jars, mga plato ninyo diyan, 15th century. Oh, wala pa yung mga Japs, mga Spanish ano era no. Mga ano pa yan, yung trading ng Chinese at mga locals dito. May pamilya ka kuya, Aris? Bilang anak mo. So, Kuya Aris, gusto mo mag-shoutout? Sino shoutout mo? Yung-chop ka ba? Shoutout, eh? Shoutout ka pala sa kasama ko dito sa museum. Saka yung staff sa taas. Ano mga pangalan nila para masaya naman sila? Doon po sa admin namin si Elevent Tendo. Tapos kasama namin sila GC. Taga-province po sila. Ayun. Saka si Ida. Saka si yung teacher dito na sa ABCB na cheater, si Ricky. Okay. O sige. Kuya, thank you talaga. Okay, thank po. You sa time mo. Okay. Peace! Kuya Aris, si Kuya Jeff, ano, shout out. Shout out sa mga fans mo. Sa mga kasamahan ko dito sa museum at mga sa guests po. Okay. Hello! Okay, thank you very thank much you for meeting us. Thank you din sa pag-entertain sa amin. Tama. Ito, tanggalin mo kaya yung mask mo. Okay, makipicture, picture. Halika nga dito, picture. Halika, Kuya Aris. Kuya, para tayo. Sa likod. Ayan. Happy family. Look up, look up, look up. Look up. Look up. So finally, it's time to go to the airport. Yung aming flight ay 11 o'clock. So medyo agahan namin ang pagpunta at may kalayuan din itong kanilang airport, which is around 15 minutes from town. So meron kaming na-hire na tricycle na hinatid kami hanggang airport na, which is 50 pesos lang ang isa. So we paid 150 pesos sa aming tatlo. So ang Kalibo pala ay isang international airport. Dahil yung mga aircraft na galing ng Korea, China at iba pang dako ng mundo ay ang kanilang mga pasahero papunta ng Katik ng Boracay. So dito ang landing ng mga malalaking aircraft kasi sa Katiklan maliit lang yung aircraft ang airport nila. So Kalibo International Airport. So this is the last leg of our journey. Ang aming travel vacation to Boracay. So kami ngayon ay pabalik na sa Manila at dito kami sasakay ng aming flight back to Manila sa Kalibo International Airport. So nag-enjoy ang mga lola at we are truly truly grateful that we are able to do this. Hindi natin alam kung mauulit pa namin ito at our age and with the circumstances ng mundo ngayon, probably ito na ang huling biyahe namin dito in this part of the country. I hope nag-enjoy kayo sa aming mga pinakitang mga vlogs na ishinare namin sa inyo.
And I would like to make mention a special shout out to Yoli Moriente Benegas, who has been with us all this time. Siya yung naging guide namin. Siya yung virtual guide namin dito sa Boracay tsaka sa Kalibo. Actually, siya yung nagbigay ng mga ideas kung saan kami tutuloy, saan kami sasakay, at lahat ng mga instructions na kailangan ng mga lola. Kasama namin si Yoli na nagbibigay ng instructions sa aming online. So thank you talaga yun. Sana nagkaroon kami ng ample time para madaanan namin ikaw dyan, lalo pat inimbita mo kami magpitas ng lansones. So salamat sa lansones na pabaon mo sa amin. At special thank you din sa iyong pamangkin, si Nene Ami Moriente Pastrana, na talaga naman napakagaling ng inyong hospitality. May kasama pang lechon manok. Oh my gosh, ang sarap-sarap. So thank you din kay Inday Gia na siya ang naghatid doon sa hotel na tinutuloy namin. So thank you, God bless you, and stay safe kayo dyan. So sa inyo mga followers ng aking vlog, sana nagustuhan po ninyo itong aming biyahe na i-share namin sa inyo. At sana kayo din, makapagbiyahe din po kayo, makapag-enjoy habang kaya pa natin mag-enjoy. Diba mga lolo, mga lola? So, sige, thank you po sa inyong lahat for supporting my channel. And if you can, please like, subscribe, and share. So hanggang dito na lang po muna. Until next time, God bless everybody and stay safe. Bye for now.